Huling Patak ng Pag-ibig, Part 36. Pumasok si Leticia sa bukas na elevator at nagsara ito. Pinindot niya ang top floor button at inayos ang damit niya. Ngayon, ito ay magiging isang abalang araw para sa kanya. At ito ay kapanapanabik na pumunta sa isang bagay na hindi mo pinangarap. Anuman o gaano man kayaman si Cyboy, nagpa siya siyang suportahan siya sa kanyang negosyo at sa paggawa nito ay magsisikap siyang matutunan kung paano niya pinapatakbo ang mga bagay-bagay. Bumukas ang pinto ng elevator at lumabas siya. "Good morning, ma'am." Nakangiting bati ni Felicima sa kanya. "Felicima, pwede mo akong tawaging Leticia at wag nang ma'am." Sinabi sa kanya ni Leticia, samantalang alam niyang maaaring mas matanda lang siya kay Felicima ng 2 taon o higit pa. "Okay, ma'am. I mean Leticia." Mahinang sabi ni Felicima at gumiti si Leticia bago pumasok sa opisina. Marahan na napabuntong hininga si Felicima nang sumilay ang manipis na ngiti sa kanyang mga labi. Talagang humanga siya kay Leticia. Natutuwa siya na hindi kasama si Leticia sa bossy-bossy na asawa nito. Kung ibang mayayamang lalaki ang asawa, sobrang tensyonado na siya kahit tignan sila. Pero si Leticia ay mapagkumbaba at may magiliw na mga mata na magpapaginhawa sa mga tao. "Sa palagay ko, natagpuan ko ang aking sarili na isang huwaran." Sabi ni Felicima na may ngiti sa labi. Naputol ang pag-iisip niya nang marinig niya ang pagtunog ng telepono. Oh my God! Nakalimutan niyang may trabaho pa pala siya. Agad niyang kinuha ang telepono at bumalik sa trabaho. Pumasok si Leticia sa opisina at narinig ni Cyboy ang pag-slide ng pinto. Napangiti si Cyboy mula sa hawak na dokumento. Alam na niya kung sino iyon. Well, Leticia was not smiling. In fact, she furrowed her brow as she walked to him. Tumayo si Cyboy na nakataas ang kilay. "May problema ba?" tanong nito habang papalapit sa kanya. "Tinatanong pa ba yan?" Itinaas niya ang kanyang baba para mas makita ang mukha nito. "Maaga kang umalis ng bahay at hindi mo man lang ako ginising," sabi niya sa kanya. Nagising siya ilang minuto makalipas ang 8:00 at natuklasang wala si Cyboy sa kama. Wala rin siya sa bahay at umalis ito nang hindi nagpapaalam sa kanya. Ngumiti si Cyboy at hinawakan ang mga kamay niya. "Mukhang pagod ka pa kaya hinayaan mo na kitang matulog." Gaya nga ng sinabi niya kagabi ay nag-uusap lang sila. At ngayon ay nagtataka siya kung bakit ang mga babae lang ang mas napapagod pagkatapos makipagtalik. Napatingin si Leticia sa wristwatch niya pasado 9:00 na. "You call this early?" She scoffed. "Okay, fine. I'm sorry." Hinawakan niya ang baywang nito at hinila palapit sa kanya. "Sa susunod, hindi na ako aalis nang hindi kita ginigising. Alam kong naiinis ka dahil hindi mo ako nakita sa sandaling imulat mo ang iyong mga mata." Iginala ni Leticia ang kanyang mga mata. Ibinaling niya ang lahat sa kanya at tinutokso siya sa sandaling ito. "Tigilan mo ako," she demanded, kunwari galit. Ngumiti si Cyboy at masuyong hinalikan ang labi niya at pumikit siya. "Ngayon, mapapatawad mo na ba ako?" tanong niya na parang bata ang boses at mata. With this pace, how can anyone stay angry at him? Sure enough para siyang bata. "Sige, pwede na ba akong bumalik sa trabaho?" tanong niya sa kanya. "Ayoko." Mahinang sabi niya sabay hilig ng ulo sa isang tabi. "Now that I see you, I don't feel like working anymore. I just want to go back to our trip, maybe to Paris this time." Kinindatan siya nito. Bahagya siyang tinulak ni Leticia at tumawa siya. "Cyboy, this won't do. I think I will have to move my desk to another office."
Sabi nito sa kanya at naglakad papunta sa desk niya habang nilalapag ang bag niya. Lumipat si Cyboy sa kanyang desk. Nakasandal sa dingding, nakaharap sa kanya na may nakakalokong ngiti. Sigurado ka? Napatingin sa kanya si Leticia ng may pag-asa. Baka pwede mo man lang ilipat ang desk mo sa tabi ko. Mas madali kitang mahawakan mula roon. Kumunot ang noo ni Leticia. Ginagawa na naman niya iyon. Hello, mister. Pwede ba bumalik ka na sa desk mo? Marami pa akong gagawin. Sinabi niya sa kanya. Itinaas ang ilang mga dokumento sa kanyang mukha. Napatingin si Cyboy sa file at ngumiti. Iyan ba ang iyong pinakabagong pananaliksik? Tanong niya sa kanya. Hindi. Ibinaba niya ang dokumento. Ito ang aking panimulang punto. Nakangiti niyang sabi. Oh, sige Leticia. Pinatingin niya ito sa kanya. I have a lot of employees and staff to do this. Wala ka nang kailangan gawin. Mahinang sabi niya. Cyboy, please, let me support you in a way I can, or as we have talked about this. Sabi niya sa kanya. Okay, fine. Tumayo siya ng tuwid. Mas mabuting bumalik na tayo sa trabaho pagkatapos gumawa ka ng ilang pananaliksik. Pupunta tayo sa site sa loob ng 2 oras. Sabi nito sa kanya at tumango naman ito bilang pasasalamat. Bumalik si Cyboy sa kanyang upuan. Binasa ang ilang permadong dokumento sa kanyang mesa. Sumulyap naman si Leticia sa kanya. Bumalik si Cyboy sa kanyang business expression at seryosong mukha. Ngunit ano man ang mangyari, ang panunood sa kanya na nakaupo roon na may hawak na panulat at talaksan na binabasa ito at pinepermahan. Ginagawa siyang mas kaakit-akit. Ito na ang katapusan ng kanilang pagtatalo sa kanyang pananatili sa bahay o hindi pagtatrabaho. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay tumutok sa trabahong ito at magdala ng mga kawili-wiling idea na magpapalago sa kanyang kumpanya. Ang pag-iisip ng lahat ng ito ay nagkakaganyak sa kanya. Ang isang bagay tungkol sa pagtatrabaho sa pamamahala ng real estate, si Leticia ay hindi palaging kailangang kasama ni Cyboy kahit saan. Katatapos lang tinan ni Leticia ang ilang nababagabag na mga tahanan. Ang lugar ay nasa isang magandang kapitbahayan at ang pagbabahagi ng ideya kay Cyboy ay magiging kawili-wili. Dahil sa wakas ay hinayaan na siya ni Cyboy na gawin ang trabahong ito. Susubukan niya hanggat maaari na mapabilib siya. She was going back to the office and decided to get some coffee across the street. Today, she didn't bring her car. It was too flashy and she don't want to go through the stress of driving, kaya sumakay siya ng bus. Inalok siya ng driver ni Cyboy na sumakay sa kanya, ngunit tinanggihan niya ang alok. Ang kanyang personal na driver at gusto niya ang kanyang personal na espasyo habang ginagawa niya ang kanyang trabaho. Bumaba siya mula sa bus at tumawid sa maliit na kalye sa kanan niya. Napansin niya ang abalang kalye. Sigurado, hindi lang abalang araw para sa kanyang araw na ito. Marami rin ang humahabol sa kanilang mga negosyo. Bumili siya ng kape at umupo sa tabi ng malaking bintana na nakaharap sa mataong kalye. Ngayong humihigop siya ng kape sa maliit na kafe na ito, ay ipinaalam sa kanya na talagang nagbago na ang buhay niya. Noong single pa siya, pupunta siya sa malapit na maliit na kafe na kakaunti o mas marami ang tao. Ngunit ngayon ay may asawa na siya. Halos hindi niya ginagawa ang mga bagay na ito. Ayaw din ni Cyboy na pumunta sa lugar na ito. Malumanay siyang nakaupo sa upuan habang pinagmamasdan ang pedestrian na palipat-lipat. Napangiti siya nang ipaalala na marami siyang hinahanap na trabaho. Sino ang makakaalam na magkakaroon siya ng kotse? Umupo agad siya, oh dom. Nakalimutan niya ang pinakamahalagang bagay. Ngayon ang kaarawan ni Mark. At sinabihan siya ni Mark na huwag palampasin ito kahit na may asawa na siya. Kailangan niyang sabihin kay Cyboy at alinman ay sumama sa kanya.
Ngunit alam niyang hindi magugustuhan ni Cyboy ang ideyang iyon. Dahil maraming kaibigan ang iniimbitahan ni Mark at kakaunti rin sa mga kaklase ni Leticia ang nakikita niya. Binayaran niya ang bill at umalis sa coffee shop. Malapit na ang gabi. Alam niyang kailangan niyang nandoon sa birthday ni Mark kahit na ito ay palagi siyang iniinis. Una ay nagpunta siya sa opisina para ipaalam kay Cyboy, pagkatapos ay nagmaneho siya pabalik sa bahay para magpalit ng damit at pumunta sa party ni Mark. Tatawagan sana niya si Cyboy sa telepono. Ngunit ang pagsasabi sa kanya ng harapan ay mas mabuting ideya. Pumara ng taxi si Leticia at nakarating sa opisina. Natutuwa siya na wala siyang mataas na imahe at hindi siya masyadong mapapansin ng mga tao na lumabas mula sa taxi. Pumasok siya sa kumpanya. Sumakay ng elevator papunta sa opisina ni Cyboy. Binuksan ni Leticia ang pinto at doon ay abala siya sa ilang files. Marami rin siyang gagawin ngayon. Oh Leticia, bumalik ka na. Ibinaba niya agad ang panulat. Well, that's one thing with her presence. He normally stopped whatever to give her full attention. Noong una ay hindi ito nangyari na magpakasal sila. Ngunit ngayon ay natuwa siya na ipinagmamalaki niya ito sa kanyang isip. Naglakad siya papunta kay Cyboy. Kamusta? Tanong ni Leticia habang nakahawak sa mga kamay niya. Kung nasa bahay lang sana siya, sana'y nasa kandungan na siya ngayon ni Cyboy. Sumandal siya sa desk niya at nakaharap sa kanya. Nakatanggap ako ng isang alok na gusto kong ibahagi sa'yo. Sabi niya at ngumiti siya. Hindi ko gustong marinig kung gayon. Marahang hinalikan ni Cyboy ang kanyang mga kamay. Binaba niya ang tingin sa dokumento at mga bagay na ginagawa niya. Mukhang marami kang gagawin. Ibinaling niya muli ang mga mata sa kanya. Sinabi ko sa'yo na gumagawa kami ng bagong teknolohiya. Sabi ni Cyboy at naalaala ni Leticia na may sinabi siya sa kanya tungkol sa ilang teknolohiya sa cloud na nagpatulog sa kanya sa hotel sa New York. Maaari kang umalis kung tapos ka na sa iyong trabaho. Sabi ni Cyboy, nakatingin ng diretso sa mukha niya. Tapos na siya sa mga dapat niyang gawin ngayon. Sasamahan kita pagkatapos ko dito. Nang marinig ito ni Leticia, alam niyang marami siyang trabaho. Kaarawan ni Mark ngayon, Cyboy. Sinimula niya at tinaas niya ang kanyang kilay. At ipagdiriwang niya ito, naimbitahan ako. Oh, that's nice. I would have to join you after doing this. Magsa-celebrate ba siya sa apartment niya? Tanong ni Cyboy at natuwa siya sa sinabi niyang sasama siya kapag tapos na siya. Akala niya ay magugustuhan niya ang ideya na pumunta siya ng mag-isa o sabihin sa kanya na kanselahin na lang yon, ngunit tila kilala niya ang mga taong hindi niya makaligtaan ang kanilang imbitasyon. Hindi sa kanyang bahay. Nagtataka siya kung bakit ayaw ni Mark na ipagdiwang ang kanyang party sa apartment niya. Kung gaano karaming mga tao ang maaaring dumalo dito. Sa isang hotel? Nagtaas ng kilay si Cyboy at nakita niyang kumunot ang noon nito. Iniimbitahan niya ang iilan sa kanyang mga kaklase at gustong gusto ni Mark na magdiwang ng isang malaking birthday party. Naalala ni Leticia ang gabi ng kanyang kaarawan. Sinabi sa kanya ni Mark na ito ay ganap niyang estilo. Saglit na natahimik si Cyboy na nagmumuni-muni. Hinihintay ni Leticia itong magsalita muna, marahil bilang pagtutol. Sige. Nagulat siya sa sinabi nito. Ipadala mo lang sa akin ang address at sasamahan kita agad pagka nakatapos na ako dito. Sa sobrang tuwa ni Leticia, niyakap niya si Cyboy. Salamat. Bulong niya at marahang hinalikan ni Cyboy ang buhok niya. Nakauwi si Leticia galing sa trabaho at si Kat na nakaupo sa sofa sa sala ay lumingon para alamin kung sino iyon. Welcome home, Leticia. Salamat, Kat. Ngumiti si Leticia at lumapit sa kanya. Nasaan si Cyboy? Tanong ni Kat na nakatingin sa likod ni Leticia.
Naku, may gagawin siya sa opisina. Kaya bumalik ako ng mag-isa. Ah, sige. Tumingin si Leticia sa telebisyon. Nanonood si Kat ng isang palabas sa TV na nagpapaalala sa kanya ng mga panahong nananatili siya sa apartment ni Mark na nanonood ng paborito niyang palabas. Ngayon ay wala na siyang oras para sa lahat ng iyon. Nakita ni Kat si Leticia na nakatitig sa telebisyon. Interesado ka ba sa palabas na to? Tanong niya kay Leticia. Ah, hindi. Umiling si Leticia. This one was quite boring. And she was surprised Kat was watching something like this. Sorry to say this, but I find this show boring. Matapat na sabi ni Leticia sa kanya. Ngumiti si Kat sa halip na sumimangot. Ako rin. Napamulat si Leticia at mayroong nagtatanong na mukha na bakit niya ito pinapanood. Naiinip ako. Bakit hindi ka sumama sa akin sa isang party? Sabi ni Leticia sa kanya at napalingon si Kat. Mark is celebrating his birthday party and I'm sure mag-enjoy ka doon. Dadating si Cyboy mamaya para samahan tayo. Cyboy? Sumandal si Kat sa upuan. Hindi siya interesado. At madalas na umarte si Cyboy na parang isang lolo. Who knows, baka hindi man lang siya makapag-hi sa kahit na sinong lalaki doon dahil manonood ang kapatid niya sa kanya. Oo, sumama ka sa amin. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Leticia. I'm sorry, Leticia. I have a date with someone in an hour time. Nakangiting sabi ni Kat. Tinawagan siya ni Jaime at inaya siyang makipag-date at pinapanood lang niya ang palabas na ito para hindi niya mamalayan ang paglipas ng oras. Sige, sumuko na si Leticia. Nakakuha ng ideya si Kat kay Leticia. Sabi mo birthdayhan, di ba? Tumango si Leticia. At sasama si Cyboy? Muling tumango si Leticia nang tumayo si Kat sa upuan. Tumingin si Kat kay Leticia at alam ni Leticia kung anong ibig sabihin ng tinging iyon. Kung ano man ang iniisip mo, wag na lang Kat. Itinaas ni Leticia ang daliri niya na senyas na hindi, pero ngupiti ng nakakaloko si Kat. Hell yes! Tumango si Kat at ayun na naman. Dumating si Leticia sa entrance ng Classic Page Hotel, isang malaking mayayamang hotel sa Manila, at nagtataka siya kung paano nagustuhan ni Mark ang lugar na ito at binayaran din ang lahat. Well, Mark was capable. He had produced his own game and he do plan for his birthday 6 months earlier. Hindi tulad niya na lagi nakakalimutan ang kanya. Pumasok na si Leticia sa hotel. Masikip at manipis ang damit na suot niya, na inilabas ang buong hugis ng katawan niya at nahirapan pa siyang maglakad ng naka-high heels. Damn Kat. Pinili ni Kat ang damit na ito para sa kanya at si Cyboy ang bumili nito. Ang damit ay pulang straight na damit na may isang kamay at suot niya ang isa sa pulang takong na binili ni Cyboy para sa kanya. Tinulungan siya ni Kat na mag-apply ng makeup at hinila pababa ang kanyang buhok sa kanyang balikat na lalong nagpaganda sa kanya. Ginanap ang birthday party sa 5th palapag ng hotel kung saan naglakad si Leticia papunta sa elevator. Saktong dumating siya nang makitang nagsasara ito at dinikit niya ang kamay niya sa gitna para tumigil ito sa oras. Nakahinga siya ng maluwag na makapasok siya sa elevator. Isang lalaki lang ang tumabi sa kanya. Bahagya siyang yumuko at tumalikod nang sumara ang pinto ng elevator. Pinindot niya ang kanyang floor at inayos ang kanyang damit. Nakangiti ang lalaking nasa likod niya habang nakaawang ang mga labi nito. Kumikislap ang mga mata na parang tumama ng pinakamalaking loto sa mundo. Hello, Leticia. Narinig ni Leticia na halos pabulong na tinawag ng lalaki ang pangalan niya nang lumingon siya para tingnan kung sino iyon. Nanlaki agad ang mga mata niya nang makilala. Jaime Tuason? Tumawag si Jaime kay Kat. 30 minuto na ang nakalipas. Inaya niya itong lumabas at sinubukan itong makipaglaro sa kanya.
Sinabi sa kanya na pupunta sana siya sa isang birthday party kasama ang asawa ng kanyang kapatid. Ngunit ayaw niya dahil kasama ng asawa ng kanyang kapatid ang kanyang kapatid. Tinanong siya ni Jaime kung saan ang party at sinabi sa kanya ni Kat na hindi naman niya alam kung bakit niya tinatanong ang address simula nang sinabi sa kanya ni Leticia. Gusto ni Jaime na makilala si Leticia kaya sinabi niya kay Kat na medyo mahuhuli siya. Sinabi sa kanya na may nangyari. Nakita ni Jaime na nasa labas mismo ng mansyon ni Sayboy si Leticia at napansin niyang hindi nito kasama si Sayboy na magbibigay sa kanya ng perpektong pagkakataon para makausap siya ng mag-isa. Nauna siyang makarating sa hotel nang mapansin niyang papasok si Leticia. Sinadya niyang pinindot ang pinto ng elevator para makaalis. Napahinto niya ang oras. Leticia. He called her name since she didn't recognize him. Siguro dahil nagmamadali itong pumasok sa elevator. Napalingon si Leticia nang marinig ang pangalan niya at napatingin siya sa matangkad na figura na nakatayo sa likuran niya at saglit na napabuntong hininga. Ay, Mitwason? Napabuntong hininga siya at nahulog ang regalong binili niya para kay Mark. Bumalik siya sa dingding ng elevator. We finally meet again, Leticia. Nakangiting sabi ni Jaime sa kanya habang naglalakad palapit sa kanya. At sa isang mabilis na galaw ay hinila siya nito sa isang mahigpit na yakap. Nakapikit ang mga mata ni Leticia habang humihinga. Oh, how I have missed you, Leticia. Mahinang wika niya sa pagkakataong ito. Sa mahabang saglit ay hindi makagalaw si Leticia. Nakatayo lang siya nakapikit. Ay, Mitwason? She muttered this time. Oo, ako nga ito. Mas lalo siyang niyakap ni Jaime na may mga ngiti sa labi. Natutuwa siyang nakilala siya nito. Tila bumalik sa katinuan si Leticia at kumalas siya sa pagkakayakap nito. Matagal niyang tinitigan ang mukha nito at bumulong. Where have you been? Okay ka lang ba talaga? Tanong nito sa kanya na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Hinawakan ni Jaime ang mukha niya. Hinaplos ito ng mahina. Okay lang ako. Bumalik ako para kunin ang nararapat sa akin. Tumingala si Leticia sa kanyang mga mata. Pinagdikit niya ang kanyang mga labi. Bumalik ako para kunin ka, Leticia. Mahinang sabi niya at napalunok si Leticia. Oh, hindi. Isip-isip niya. Bumukas ang pinto ng elevator at nagmamadaling kinuha ni Leticia ang regalo para kay Mark at lumabas kasama si Jaime sa likod niya. Leticia, wait! Leticia, stop! Napatigil siya dahil sa malakas na boses nito. Hinawakan niya ang mga kamay niya at pinaikot-ikot. Bakit? Hindi ka rin ba natutuwa na makita ako? Huminga ng malalim si Leticia. Halos maluha ang mga mata niya. Bakit hindi siya matutuwa na makita siya? Dahil sa kanya. Dahil sa kanya, kaya siya naging kay Sayboy ngayon. I am happy, Jaime. But you can't have me. I am married. Nagdilim ang mga mata ni Jaime nang maging seryoso ang kanyang ekspresyon. I know you're married, Leticia. But I didn't give you the permission to... No! Napahinto siya. Aagawin kita kay Sayboy. Lalong lumubog ang puso ni Leticia. Umiling siya ng husto. You won't do that! Nauutal niyang sabi. Alam niyang mula sa utak niya ang pagsasalita ngayon. Napapansin niya na pinagtaksilan siya ng nanginginig niyang boses. Oh, ang sweet, Leticia! Napangiti si Jaime habang kumikinang ang mga mata. Deep inside of you, alam mong kaya ko. Nanlamig na naman ang mga mata niya na nagpaalala kay Leticia na isang taong maaaring lumipat mula sa nakangiting mukha tungo sa galit. Si Sayboy ay may isang bagay na pag-aari ko at ikaw yun. I always get what I want. One way or the other, you shall be mine.
Bumaba ang tingin ni Leticia at humakbang si Jaime palapit sa kanya. At gamit ang dulo ng daliri nito ay pinunasan niya ang kanyang mga luha. "Don't cry, Leticia. You will ruin your makeup. Whereas I made to clear to you na ayoko nakikita kang umiiyak." Itinagilid niya ang ulo niya at binigyan siya ng boyish na ngiti. "You look beautiful tonight. As much as I want to take you away right now, alam kong naghihintay ang pinsan mo. I will see some other time. Magsaya ka sa party mo." Sinabi niya sa kanya. "Sige na, Leticia." Napatingin siya sa pinto kung saan gaganapin ang selebrasyon. "Pumasok ka na bago pa magbago ang isip ko." Marahan niyang hinalikan ang pisngi nito at kinindatan bago naglakad palayo. Nang mawala na siya sa paningin, napapikit si Leticia at napalunok ng mariin. Habang hawak-hawak niya ang kanyang bag ng mahigpit na sumasakit ang kanyang mga kamay. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit itinaas niya ang kanyang mukha upang pigilan ang mga luha. "Hoy, Leticia!" Narinig ni Leticia ang pangalan niya at mabilis na lumingon. "Bakit ka nakatayo dyan at hindi pumapasok? At nasan ang asawa mo?" Tanong ni Mark na nakatingin sa likod niya. "Hindi ba siya darating?" Natigilan siya nang mapansin ang luha sa mga mata nito. "Leticia, bakit ka umiiyak?" Tanong niya na may pag-aalala. Pilit nang umiti si Leticia na ayaw maghinala si Mark. "Anong ibig mong sabihin umiiyak?" Kumurap siya at itinaas ng regalo para makita niya. "Maligayang kaarawan, pinsan!" She shouted and flashed him a big smile. Mukhang na-fall si Mark dito at tinanggap ang regalo na may malaking ngiti. "Dam, hindi ako makapaghintay na makita kung ano ang nasa loob nito." Sinusubukan niyang i-check ito ngunit wala siyang makita. Iniling niya ito malapit sa kanyang ulo. "Ito kaya ang bagay na gusto ko noon pa man?" Napamulat ng mata si Leticia. "Hais, pwede bang tumigil ka na sa pag-arte na parang bata?" Tiningnan siya ni Mark na nakakalokong ngiti. "Oh, come on. Dinagdagan mo pa ang isang taon ng edad mo. Hindi ka naman bumababa sa edad mo." "Okay, fine." Tumigil si Mark sa pagiging bata. "Kakasimula pa lang ng party." Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa balikat nito na parang kuya at inakay siya papasok. Tulad ng sinabi niya na ito ay nasa isang buong hotel. Ang musika ay napakalakas at kailangan nilang sumigaw upang marinig ang kanilang sarili. Maraming tao sa loob ng bulwagan, nagsasayawan at nagiinuman. May kakaunting tao na nakaupo at naglalaro ng kung ano-ano at marami pang pamilyar na mukha na alam niyang mga kaklase niya. She wonder how Mark managed to get all them here. Well, obvious naman na si Mark ay sosyal na tao at marami din siyang kaibigan. Ito ang tipo ng party na sinabi sa kanya ni Mark na mas gusto niya. "Mark, napakaingay naman dito!" Sigaw ni Leticia para marinig niya. "Oo, kaya nga saya eh!" Sigaw ni Mark. "Kaya nga napili ko ang lugar na ito, soundproof ang mga pinto, kaya maliban sa atin dito ay walang ibang may istorbo." Sabi nito sa kanya nang lumapit si Kurt na nag-iinom. "Leticia, nandito ka!" Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Kurt sa kanya. "I thought you will never make it. Asan ang asawa mo?" Napatingin si Kurt sa likod niya. Speaking of Leticia's husband, alam niyang kailangan niyang tawagan at ipaalam kung gaano kaingay dito at sabihin din sa kanya na huwag nang mag-abala na magpunta dito dahil hindi niya magugustuhan ang ganitong uri ng lugar para sa kanyang imahe at kumpanya. "Hindi ko alam kung pupunta siya dito." Tumango sina Kurt at Mark na parang inaasahan na nila iyon. "Alam ko, tingnan mo na lang ang mga tao dito. Wala ni isa sa kanilang nakasuot ng mayayamang terno o kung ano pa man, mukha silang libre. Siguradong hindi itong party na bet na asawa mo." Gumagawa ng nakakatuwang figura si Kurt gamit ang kanyang daliri. Siguradong nalasing na siya. "Kurt, lasing ka na!" Leticia told her and Kurt waved her hands. "No, I'm not. Birthday ng kapatid ko. I need to have a blast."
She shouted so that I can hear her. It wasn't a usual thing for Kurt to be this way. She had always watched what she did in public. Today, she must want to be this way. She really want to have her moment. Pinatugtog nila ang paborito naming musika at sina Leticia, Kurt at Mark ay tumingin sa isa't isa na may malalaking mata at nakakalokong ngiti. Alright! Sabay-sabay silang sumigaw, sabay takbo papunta sa gitna ng hall. Sumasayaw at kumakanta. Sumabay ang ibang estudyante sa sayaw at ang lahat ng naganap kanina sa pagkikita nilang muli ni Jaime Tuason ay nakalimutan ni Leticia saglit.